Hello mga kabubayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kabubayan ay pag-uusapan naman natin yung kung ilang araw ba ang pwedeng mag-stay dito sa UAE after ng kontrata mo. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell para milo para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. So for today's video mga kababayan ay pag-uusapan natin yung tungkol sa mga kababayan na gustong mag-stay pa dito sa UAE after ng kanilang kontrata sa kanilang previous employer. At tinatanong din po nila kung may babayaran ba sila at kung magkano ba yung fines everyday kapag nag-overstay ka dito sa UAE. So dito po sa UAE, marami tayong mga kababayan na gustong mag-stay pa at hindi muna umuwi ng Pilipinas dahil nga sa kanilang kagustuhan na makahanap ng panibagong trabaho at employer. So ngayon, nababahala naman sila kung magkano ba or kung may babayaran ba kapag nag-overstay sila dito sa UAE. So alinsunod po sa batas ay may karapatan ka pong manatili dito sa bansang UAE ng isang buwan or 30 days mga kababayan nang wala po kayong binabayaran after ng pag-cancel ng iyong residence visa. So after ng 30 days na binigay sa inyo na free na pananatili nyo dito sa UAE ay dun na po mag-i-start yung pagbabayad nyo ng inyong fines or overstay. So sa unang araw po ng inyong pag-overstay dito sa UAE ay may babayaran po kayo ng 100 dirhams mga kababayan. At sa bawat araw mga kababayan ay magbabayad kayo ng 25 dirhams. Every day na po ay magpa-fine kayo ng 25 dirhams dito sa UAE kapag wala pa rin kayong bagong visa o hindi pa kayo nag-change status after ng inyong cancel visa sa inyong previous employer. So advice ko po sa inyo mga kababayan na bago nyo pong gawin at pag-isipan na mag-stay dito sa UAE, make sure po na may nahanap na kayo ng bagong employer na pwedeng mag-visa sa inyo kaagad. So mahirap po mag-stay dito sa UAE mga kababayan nang wala kang trabaho. Sobrang mahal po ng cost of living dito sa Dubai mga kababayan. Okay, may ipon po kayo pero wag nyo pong hayaan na yung ipon ninyo ay mauubos lamang sa pagbabayad ng inyong fines at pagbili ng inyong sariling visa mga kababayan. So dapat ahead of time maghanap na kayo ng panibagong trabaho, panibagong employer para pagdating ng time na ika-cancel na kayo at ma-finish contract nyo na yung kontrata nyo sa previous employer nyo ay may kasiguruduhan na may panibago na kayong trabaho. So yun lamang po mga kababayan at sana makatulong itong video na to at maraming salamat po sa patuloy na panunood ninyo ng aking mga videos at pagsuporta. So stay safe and God bless us all. Bye!